Okay, magandang panahon mga ka-taxpayer kong mahal. Ito po ay bagong segment natin tungkol ho sa mga BIR assessment. Ang tawag sa bagong segment natin ay Tax Experience With. Kung kayo ho yung i-interviewin ko, eh yung pangalan ho nyo yung mababanggit dito. Since ang Tax Experience... Yan. Mga experience ho ng mga totoong tao, totoong mga nagpa-practice, totoong tax specialista. O, si Mau Braza. Mau, anong cell number mo para matawagan kanila? Okay po, for tax, 0917. 597-1039. So kung may mga problem ho kayo tungkol sa tax, please tawagan ho nyo si Maureen Braza. Ayan ho yung number. At mamaya ho, didiscuss natin yung kanyang negosyo na ang tawag ay RFO. So pag-usapan ho natin muna itong preliminary assessment notice na in-issue ng BIR sa isang taxpayer. I-discuss natin isa-isa ano yung tamang approach para hindi na ho kayo nalilito. Okay? So, ang assessment na ho ito ay para sa 2018. So, ang kailangan ho nating dokumento ay puro ho sa 2018. Tandaan nyo ho yan. Ngayon, ganito ho ang pag-a-analyze. So, kausap po natin si Mau. Ayan ho siya. Mau, pwede mo bang ipaliwanag sa amin kung itong sinasabi ng BIR, specifically itong amount na ito, -0, -0, -703952, na-trace mo ba to sa return? Income tax. Na-trace po namin, sir. Actually, noong nag-NOD po kami, dinitas po namin yan. Tapos nag-submit kami ng mga additional documents para supportahan po, sir, yung case namin against doon sa assessment. Okay. Yun yung sa NOD. Ang gusto ko sana ng pag-usapan natin, Mau, is ano yung ang sinasagot kasi natin dito, Mau, itong preliminary assessment notice. Whatever happened in the past is maaring substantially will affect the preliminary assessment notice. Doon muna tayo sa correctness. Ayun yung tamang hinahanap kong salita. Ang binabalidate natin dito is correctness, ayan, correct and validity, okay, ng mga information na nasa loob ng preliminary assessment notice. Ayan po yung pinag-aaralan namin ni Mau. Okay? Ito po yung pinag-aaralan. Now, ang tanong ko is, sabi rito meron daw taxable income or taxable loss per return. So, ibig sabihin, gumamit sila ng return. Okay. So, correct ba yung information na 703? Nasa return ba yung -703? Yun yung tanong. Sir, pwede ko ba makita ko yung wala akong copy nung pancer eh. Hindi ako nakapag-print. Eto. Okay, sir. So, na-trace mo ba? Eto, sir. Hindi pa namin na-trace yung sa per return, sir. Yung pancer, as of now, yung pan na na-receive namin, kailan uli ito na-receive? Kailan na uli? Na-receive siya, sir, ng company noong
actually. So, naibigay sa akin. Hindi, yung receive ng company. Kasi, meron tayong... 29, ha? 29 na receive nung company. The problem is, hindi na ibigay ka agad nung guard. Hindi na i-forward ka agad sa office. Okay. So, ang tinuturo ko sa inyo, mga ka-taxpayer kong mahal, kasama ho natin si Maureen Braza, is to validate reconciliation. Correctness of the information na nasa loob ng PAN. Yun ho ang pinaka-basic na gagawin ho ninyo. I-reconcile nyo lang kasi nire-represent nila per return. Pinick up daw nila yung figure sa return. So, ang trabaho ninyo bilang mga tax specialista, i-double check kung pinick up nga nila sa return. Okay, yun yung number one. Number two, susunod natin. Sabi dito, itong figure na to, itong 117, at itong 1.128 million. Nakikita mo ba ito, Mau? Itong dalawang figure na to. Okay. Sabi dyan, nakere forward daw ito. Na-validate ba na nakere forward? Sorry, para lang po kami nagagawang validation. Actually, mag-meeting pa lang kami mamaya bago nitong... That's the reason why kaya tayo nagmi-meeting, because gusto ko yung meeting mo maging fruitful at saka maikli lang. Yun yung purpose natin kaya tayo nagmi-meeting. With this, matututo yung nanonood sa atin paano i-approach itong mga ganitong klase ng situation. Again, correct. Kasi po, pinag-uusapan nila rito is tawag nito, validation lang naman eh. Kasi pag mali yung information dito sa kanilang preliminary assessment notice, panalo na kagad yung taxpayer eh. So, yun yung hinahanap natin. May mali bang nangyari sa kanilang preliminary assessment notice? So, yun yung pinag-uusapan natin. So, nakakagalak nga ako kasi ngayon, tingnan mo, pag nagsulat ako, di ba? May RFO eh. Oh. Ano yung RFO, Mau? Room for Opportunity Photo. Okay. So, merong negosyo sila, Mau. RFO. So, itong RFO na to is kung wala kang opisina, pwede kang umupa kay Mau. Room for Opportunities. At kung meron kang LA na gusto mong magkaroon ng advantage, lumipat ka sa room for opportunity. So, binigay ko na yung telephone number ni Mau, puntahan ninyo, kausapin nyo si Mau, paano kayo matutulungan? At tandaan nyo, RFO means room for opportunity. Room ba o rooms? Room, sir. Isa lang. Now, rooms for opportunity. So, babalik ako dito sa pinag-aaralan natin, Mau. Ang sabi rito ay disallowed interest expense. Ito. Okay. Disallowed interest expense because non-substantiation. Napaka-simple. Non-substantiation. So, ang kailangan nating malaman dito, Mau, is number one, meron bang loan? So, kailangan natin ng promissory note, PN, or loan agreement. Meron ba? 2018. Very important yun. Kailangan mong sabihin sa akin kasi sasabihin ko, valid yan. Meron kang ebidensya. At meron tayo hanggang 19. Malapit na. Next is non-withholding.
Non-withholding. Nakikita mo ba, Mau? Yes po. So, yung non-withholding, makikita mo naman dito sa kanilang disallowed to new non-withholding. Napakaliit ng amount. Diba? 20,000. Okay. Kung totoo ito, Mau, babayaran natin to. Kung hindi naman, ito kasi yung approach. May purchase, ito maliit lang, 1,000 eh. Purchases of goods. TWA ba sila? Yun ang kailangan nating hanapin. TWA. So, kung hindi sila TWA, edi walang kwenta to. Next, may rental ba? Sa, kasi dito, sabi, per FS and ITR. Validate ninyo kung meron talaga. Okay? So, check ninyo. Sabi rito, walang ifinile, oh. Ito, wala. Diba? Kaya siya din is allowed. Pero madali lang yan. Babayaran lang naman natin yan, eh. And professional fee, 40,000. Baka GPP to. Double check lang. Alam ko, GPP yan talaga. Ano ba yan? Lawyer ba yan? Architect ba yan? CPA ba yan? Engineer ba yan? So, kailangan nating malaman. Okay. Dali lang nito eh. Napakadali nitong ganitong klase. So, sinasabi ko sa mga nakikinig ngayon, kung gusto nyo hunin nyo ng servisyo ni Maureen Braza bilang tax specialista, kontakin nyo siya. Ako naman, on my part, kung gusto nyo bumili ng mga templates para ho dito sa pinag-uusapan natin ngayon, eh, nagbebenta ho ako. Kayo na lang ho ang mag-i-improve, mag-a-update ng content ng templates. Okay? Meron po akong templates niyan eh. Ito, pakita ko lang ho sa inyo. Ayan. So, yan po yung pwede nyong bilhin at available na ho lahat. Okay? So, kasama ko rin dyan si Mau. So, ano pa ang pag-uusapan natin, Mau? Yung isa, yung nasa Pampanga. Diba? Meron pa tayong isang Pampanga. Hindi, tapusin muna natin to. Sabi dito, may undeclared receipt daw. Ayun, oh. 1 million. So, kung pupuntahan natin yung schedule ng 1 million, ang basis nila ay ito. Meron daw total receipts per book ang ginamit. Yun yung wording nila eh. Validate mo kung itong mga information na to ay galing sa libro. Okay? Number two, ang basis kasi, ito, double check ninyo yung receipt kasi ang pinagkumpara books at saka VAT return. Dapat, ang pagkukumpara niyan, OR. Baka mali yung nasa libro. Baka mali to. Check nyo yung OR. Tsaka pangalawa is, anong accounting method nito, Mau? Accrual? Accrual ba siya? Or cash? Cash method po. So ano siya? Ano ba ano niya? Seller ba siya ng goods? O seller siya ng services? Ha? Ano siya? Ano negosyo? Leasing. So services siya. So ang point of preference natin OR. Doon lang. Pwede nating ma-overcome to kung ma-overcome natin na mali yung libro. Okay? Or, nasan ba yung property? Nasa pesa ba? O nasa labas ng pesa? Nasa labas ng pesa, sir. Nasa labas ng pesa. So, talagang subject sa VAT. So, ang gagawin natin, dali lang to.
Okay na, nasolve na natin yon. Susunod nating isosolve itong expanded withholding tax. Ito lang naman yun eh. Schedule niya eh. Yun lang yung utang eh. 20,000 oh. Pwede nang bayaran, di ba? Wala namang pwede. Tapos, double check nyo rin itong excess carry forward para sa BAT. So, kailangan mo yung 2550Q ng fourth quarter at saka 2550Q ng first quarter ng succeeding year. So, babalidate nyo yun. Ang dali nitong kasong to, pwede nating masiro ito eh. So, yan po ang paraan at bago ako mag-stop, pakita ko lang na nagbebenta ho ako ng customized manual, tax accounting manual kung gusto nyo ipa-customize yung inyong opisina para hindi na ho kayo ma-audit ng BIR dahil mali-mali ho yung accounting ninyo. Pwede ho nating i-customize yung accounting entries and yung mga documentation nyo. So, Mau, mag-uusap pa rin tayo. Huwag kang aalis dyan. I-off ko lang ito. And then, pupunta tayo dun sa second problem. Medyo mabigat yun. Okay lang sa'yo, Mau? May sasabihin ka ba sa mga listeners natin at saka sa ating mga tawag nito, mga nanunuri? Meron ka bang message? Ang message ko sa kanila, lalo na so may mga DOJ case ngayon, so expect niyo po dito sa Pilipinas. Kasi marami ako nakakausap, sir. Ang concern nila, bakit ang tagal? So, explanation ko lang naman, syempre, bukod sa yung may proseso yung pag-validate ng mga dokumento. At alam naman natin dito yung sa Pilipinas, medyo pagdating sa pag due process ang pinag-uusapan, medyo meron talaga siyang delay ng konti. Pero as long as nasa atin ang batas, as long as kakampi natin ang batas, as long as tama yung tinatangkap natin, sabi ko naman sa kanila, wala silang dapat ipakamba. Kasi kung, just in case, kasi nakikita nila ngayon parang sa unang level, parang bihado sila kasi parang may nakikita silang something sa unang level. So sabi ko, meron pa naman pong mas higher level. So yun nga lang, yung agony nila. Natural yun kasi ang presentation kasi sa atin, madali lang lahat yung proseso ng BIR. Ang proseso is corruption. So, tutuloy natin ito, Ma. Huwag kang alis dyan. Tututa tayo sa second topic. Ikakat ko lang ito kasi ibang topic to eh. So, sige. Hintayin mo lang ako. Tatapusin ko lang. Payer kong mahal, andi dito ulit tayo para pag-usapan natin ang experience ni Mau. So, si Mau po ay tumatanggap po ng kliyente. Ayan. At anong number? Ang pagkausap po natin ay si Mau Braza. Ayan. So, ang topic ho natin, ito po isang segment ng tax specialista. Ang tawag ho natin dito ay tax experience. Ganyan ho. Experience. Ng, kung sino ho yung kausap natin, experience niya yan. Ayan. Ano uli ang number mo, Mau, para matawagan ka ng mga taong bayan? 0917-597-1039. Okay. Nasa screen ho ninyo ano yung telephone number ni Mau. So, ang pag-uusapan ho natin is yun pong kaso na hinahawakan ho ni Mau ngayon. So, kailangan ho nating malaman. Ito po ay galing sa mabuting tatawa ako. Sa mabuting, ayon, San Fernando, Pampanga, BIR. So, Mau,
ito ay inisyuhan ng preliminary assessment notice itong taxpayer na ito. Okay? So, itong preliminary assessment notice na to ay napakalaki ho ng babayaran ng taxpayer. Ang total ho nito ay, siyempre, mahuhulog 16 million. Stress na stress yung tao. So, ang unang tanong dito, kung ikaw kayo ang tax specialist rito, ano yung business? Ano yung business nitong taong to, Mau? Services. Very good. So, therefore, ang basis ng kanyang recording ay sales invoice ba o official receipt? Official receipt. Okay. So, ini-establish lang natin yun. So, eto ho yung assessment. Umpisahan ho natin. Again, ang kailangan ho natin i-verify correctness and valid ba yung entries. Pinag-uusapan dito, entry. Okay. So, sabi rito, per return. Ayun, no? Per return. Again, anong gagawin natin dito, Mau, sa per return? Validate, sir, kung tama yung return versus doon sa kalagay sa pan. I-verify din yung official receipt. Okay. Ang unang i-verify, ang i-verify natin is, sabi rito, per return. Anong klaseng return? Ito. Ha? Sabi rito, per return. Anong klaseng return? So, 1701 to kasi single proprietor. Nasa 1701 ba itong 7 million na to? Yun yung validation. Kasi pag mali yan, nakalos sa kasulat is 1 million lang yan, edi mali na kagad yung computation ng tax. Yun yung sinasabi ni Mau. Okay? Yun yung sinasabi ni Mau. So, ang susunod dito is disallowed. Sabi rito, undeclared revenue per audit. So, paano nagkaroon ng undeclared revenue? Babasahin nyo ngayon yung discussion niya. So, Mau, ang sabi dito, nakikita mo ba? Yung ang tiningnan niya is merong 82 million per audit. Oo. So, paano in-audit? Ayun eh. Paano in-audit? Ito raw yung ginawa niya. Nireconcile niya yung data per official receipt issued to customer tsaka yung books of accounts. Okay? So, ang pinikap niya, FS. Ang sabi ng batas, ang dapat i-audit ay yung pong income tax return, ITR. Hindi ho yung FS. So, mali ho yung FS pag ino-audit. So, ang gagawin ho namin o gagawin ni Mau is i-check kung itong 81 million na to ay nasa 1701. Yun yung gagawin. Number 2, sabi rito, 82 million per audit. So, may Annex A1. Ito, galing yung 82 million sa Annex A1. So, ang gagawin natin, pupunta tayo sa Annex A1. Nasaan yun? Ayan. Ito ho yung Annex A1, Mau. Puro ano to? Official receipt. Ayun, no? Ayan, no? Sales per audit, sales per OR. Ayan, nakikita mo. Ang susunod na tanong dito, but included ba to o hindi included yung but? Kasi sales per OR eh. Baka nandiyan pa yung but. Di ba? Sales per audit. Paano nagkaroon ng diferensya? Hanapin nga natin yung sample ng difference. Halos pare-parehas yung figure. Pero pagdating sa computation sa baba, ayun,
Mau, ayun no. Yung difference, yung huling tatlo, merong benta per ano, per book na walang OR, itong si GN Power at saka si Metro Store. I-verify ko po yan. Baka hindi naman to talaga benta. Di ba? So, kung ito ay benta, pumasok sa bangko yan. So, double check ninyo kung na-deposito. Kung wala namang ganyan, edi mali. Wala tayong overstated. Di ba? So, yun yung gagawin natin. So, yun yung... Balik tayo doon. Ang daming issue nito. Sino gagawa nito? Teka muna. Sila yan ba to? Yes, sir. Dapat pala sila yan ang kausap natin dito. Kailan to na-receive? Friday, sir. Mag-meeting kami para dyan, sir. Hindi pa kami. November 12? Friday, sir. November 12 or mga November 10? Kasi matagal pa to. So, tapusin na natin to kasi kailangan natin kasama rito sila yan. Sabihin mo magkakaroon tayo ng ganito, experience, tax experience, online discussion of the actual, of the, paputulin ko na to kasi hindi ka naman na person of knowledge about this case. So, sorry Mau, hindi ikaw yung point person na dapat mag-discuss nito. Kasama dapat sila si Yan at sino man yung accountant ni Yan. So, pwede bang iset mo and then mag-meeting tayo immediately? Tsaka yung ipangatlong taxpayer na sinasabi mo, kailangan makita ko yung PAN and mag-discuss tayo. Hanggang ngayon, wala pa, ha? Sir, wala. Nawawala ka, hindi kita naintindihan. Letter lang. Di ba merong, sabi mo na-receive yun, yung PAN? Dalawa lang yung meron, sir, na isend ko na sa'yo. Sila lang yun. Tapos, yung pinag-usapan natin ngayon, nung isa sa letter na lang yung, hindi pala pan, letter lang, na ini-inform sila, na... Pinadala mo ba sa akin din yun? Ako, pinadala ko po sa inyo. Pa-resend mo nga ulit, basahin ko. So, paki-ano mo lang, ikakat ko na to kasi unfair naman kung sa'yo na lahat itanong ko. Diba? So, again, please, contact Mau and binigay ko yung number. And of course, kung naghahanap po kayo ng opisina, remember RFO. RFO. Rooms for opportunity, makakatulong ho ito para ho maibsan yung problem ho ninyo tungkol ho sa letters of authority ng BIR. So, Mau, meron ka bang sasabihin sa ating mga tagapakinig, tagasuri? Yun, sir, kung meron silang problema sa taxation, actually, merong mga sa akin, nagko-consult. So, yung iba, at least, man lang yung malaman nila na merong remedy, legal remedy pagdating sa taxation na sila, kumbaga nababawasan yung kanilang agam-agam. Kasi for them, sir, parang dead end na eh. Okay. Tapos yung naririnig pa nila sa BIR, naririnig nila sa ibang tao, So parang mas naguguluhan sila. Pero pag ang pinapaliwanag mo is yung proseso, yung legal na proseso, so, mas naiintindihan nila, mas na-appreciate nila. At least, nababawasan daw yung kanilang pag-aalala. So, yan po ay words of wisdom galing sa ating tax specialista, Maureen Braza. At kung meron ho kayong gustong malaman sa inyong problema, kasagutan sa problema, pwede ho nyo siyang kontakin. Pwede nyo rin hong tawagan yung telepono kung, ayan, nandiyan dyan sa taas. And, ini-invite ko ho kayo na i-tax accounting na ho natin yung inyong opisina.
at nag-accept po tayo ng tax accounting, preparation of tax accounting manual with complete training po yan. Okay? At dun po sa mga may problem sa assessment ng BIR, tumatanggap, may mga binebenta ho tayong templates para makamura ho kayo. Kayo na ho yung mag-update at mag-improve. Pero lahat ho ng assessment ng BIR, eh halos pare-parehas ho yan mula region 1 hanggang sa region 12. Kasi pati yung mga large taxpayer, nangangati lang ang ulo ko. So, pwede ho kayong bumili para makatipid ho kayo. So, with that, maraming salamat sa iyo, ka-taxpayer Maureen Braza, ang ating kaibigang si Mao. At sana, ayan po yung room. Napakaganda ng room na kanyang pinakikita sa atin. So, thank you, Mao. Maraming salamat sa iyo. At patnubayan tayo sana ng poong may kapal at makatulong tayo ng mas marami sa ating mga taxpayer. Para sa inyo mga ka-taxpayer kong mahal, peace and happiness be with you for life. See you later! Mga ka-taxpayer kong mahal, isa ho itong videong ito sa mga totoong nangyari sa buhay ng taxpayer. Ginagampanan ko ang tungkulin ko na mapaalam, mabigyan ng magandang options ang mga bookkeepers, accountants, lawyers, at ikaw na taxpayer para huwag ka nang matakot. Huwag, kung ano man yung susunod mong desisyon, siyempre hindi ko na alam yon, maaring illegal yung desisyon na yon o legal. Yung mga taong hindi nakakaalam o nakakaintindi ng deficiency tax assessment ng BIR, 99.9% ng kanilang desisyon ay illegal. Ayoko pong mangyari yan sa inyo. Kaya ini-invite ko po kayo na bago kayo umaksyon, intindihin, pag-aralang maigi yung deficiency tax assessment ng BIR. Ito ho ay isang example ng deficiency tax ng assessment ng BIR. Ayan po, preliminary assessment notice. Ang isa pa hong klase ng assessment ng BIR, yung tinatawag pong notice of delinquency. Yung pangatlo po ay formal letter of demand. At yung pang-apat, final decision on disputed assessment. Ito ho yung number 1 dyan, ito yung number 2, ito yung number 3, at ito yung number 4. Kadalasan, pare-parehas lang naman po yung laman ng kanilang assessment. Paulit-ulit lang, katulad ho nito. Yan. Ito ho ay isa sa mga nag-consulto sa atin. At nalaman nila na maliit lang pala ang babayaran nilang buwis. Okay. At nalaman din nila kailan nila dapat i-protest itong mga ganitong klase ng assessment. Yan, kung mapapansin nyo, nandiyan dyan yung aking mga lecture sa kanila. Okay? Ito ho ay totoong nangyari sa buhay ng isang taxpayer. Ayan. So, bago ho kayo umaksyon, simple lang naman po yung mga assessment ng BIR. Ha? Sa 35 taong unang pagpapractice bilang taga-hatid ng balita, magandang balita sa mga taxpayer, ay nalaiintindihan itong mga taxpayer nito na hindi pala sila dapat matakot at hindi sila dapat magmadali sa mga maling desisyon. At hindi rin nila na-exercise yung kanilang pagkakamali na kumuha ng maling consultants, bookkeepers, accountants, or lawyer. So, mag-re-release ho ako ng ganitong video paulit-ulit. May mga kasama na ho tayong mga lawyers. Meron na ho tayong legal department. So, kung wala pa ho kayong legal department, lumapit lang ho kayo dito at kami na po ang magiging legal department nyo. At magkakaroon din ho kayo ng tax compliance department. Kami na po ang tax compliance department ninyo. Available ho kami during office hours. Pasensya na po para dun sa iba na hindi nyo ho makikita yung kabuuan ng mga videos dito sa YouTube o kaya sa Facebook.
ang ibibigay ko lang ho sa inyo ay mga tidbits, okay? Kasi po, yung kabuuan ng bidyong yan, ah, lalong-lalo na po yung nag-consult sa akin, i-re-record ko ho yan at ibibigay ko ho sa inyo para paulit-ulit ho ninyong mapanood at paulit-ulit ding mapanood ng mga taong pinagkakatiwalaan nyo na magsosolve ng problem po ninyo. At kung kulang ho kayo sa mga taong magsosolve ng tax problem nyo, andi dito po ang inyong tax specialista, nag-o-offer po ako ng mga serbisyo pampubliko. Yan po kasi ay nakatadhana sa batas ng Certified Public Accountant. Ha? Ako po ay isang CPA at nag-o-offer nga ho ako ng services sa inyo. So, kung kailangan nyo po ng tulong ko, available ho yung aking Facebook account, mobile numbers, websites, at yung YouTube account ko. At inire-report ko rin ho sa inyo, magkakaroon ho tayo ng mga donors. Kung gusto nyo mag-donate sa akin, willing po akong tanggapin yung donation ho ninyo, kaya lang po, ipadadaan ho natin ito sa YouTube. So, may tatlo ho tayong donor levels. Ito po yung level 1. Ito ho yung, sa level 1, may mga makukuha kayong benefits. Sa level 2, may makukuha rin kayong mga benefits. Iba naman dun sa level 1, o mas mataas sa level 1. At yung level 3, makakakuha rin kayo ng benefits, pero mas mataas sa level 1 and level 2. Maging donors ko na po kayo, kasi yung donation po ninyo, gagamitin ho natin para mapalaganap po natin ang tamang pagko-comply sa ating batas. So hanggang sa muli mga ka-taxpayer kong mahal, peace and happiness be with you for life.